DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras 36 na minuto makalipas ang alas 11. DYPR, Balita Tanghali. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Huwebes, December 23, 2021. At narito na ang mga balitang dapat niyong abangan ngayong tanghali. Headlines. Natitirang pondo sa calamity fund ng provincial government mahigit 30 milyong piso na lamang. Pag-asa Island sa West Philippine Sea, nangangailangan ng malinis na tubig at construction materials. Pamalang panlalawigan, dismayado sa Philippine or Palawan Coast Guard District Commander. Tulong para sa Palawan, dagsana. Mga teaching at non-teaching personnel sa ilalim ng DepEd Palawan na apektado ng bagyo, makakatanggap ng tulong pinansyal. Sa baritang kuyunon, DTI ag padumdum sa mga negosyante na hindi ag ganan siya mabawal sa timpo iang kalamidad. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. DYPR, Balita Tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walang hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kabarangay. Dumating na naman ang pinakahihintay nating panahon. Pasko na naman o kay tulin ng araw. Linya mula sa masayang awiting Pamasko na muli nating maririnig. Subalit, tayo ay humaharap sa malaking hamon dulot ng pandemyang COVID-19. Isang pagsubok at isang pagkakataon upang alalayan ng ating kapwa. Higit ang mga dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom, mga nawalan ng mahal nila sa buhay, mga nawalan ng hanap buhay at iba pang pagsubok. Masumpungan nawa nila ang tunay na pag-asa mula sa Panginoon. Mga kabarangay, mula sa iba't ibang tradisyon ng bawat pamilya hanggang sa masarap na pagkain, alalahanin natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang dakilang mensahe ng pagsilang ng Panginoong Hesus sa isang sabsaban, ito ay halimbawa ng pagbibigayan, pagpapakumbaba at ang pagsilbi sa kapwa. Magsilbi po tayong daluyan ng pag-asa at pagpapala ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, kinatawan ng 3rd distrito ng Lalawigan ng Palawan, Attorney Hill Cabarangay Jr. Acosta, kasama ng aking may bahay na si MM, ang aking dalawang supling na si TG at Waki, ay bumabati ng isang maligaya, makabuluhan at ligtas na Pasko sa ating lahat, mga kabarangay. DYPR, Balita Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, natitirang pondo sa calamity fund ng provincial government mahigit 30 milyong piso na lamang. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR, Balita. Romy Luzares. Pabalikan natin si Romy Luzares. Samantala, ang pondo ng or ang calamity fund ng city government kulang pa daw. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Ang 250 million na pesos na inalaan ng city government bilang pondo sa bilang calamity fund na ipapamahagi sa mga biktima ng bagyong Odette sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Vice Mayor Nancy Socrates,
Ito ay para lamang sa kaunang ayuda na kanilang maibibigay sa mga kababayan natin. Napakalaman kasi nang ideklara ang state of calamity sa lungsod ng Puerto Princesa nitong nakarang Sabado, ay ito ay naglalayo na magamit ang 100 million pesos na calamity fund at nadagdagan pa nga nang magbumula naman sa supplemental budget number 4 ng city government na siyang inaprubahan ng city council sa kanilang special session at regular session nitong nakaraang Lunes. Ayon kay Vice Mayor Socrates, base kasi sa naging assessment at monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, ay napag-alaman nila na kulang pa ito para mabigyan ng ayuda ang mahigit sa 20,000 mga pamilya na naging biktima ng bagyong Odette. Hinikayat na lamang ito ngayon ang mga pamilya at residente ng lungsod na naapektuhan ng bagyo na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay upang ang lahat ng ito ay maitala at malaman kung ilan pa ang kinakailangang mabigyan ng tulong pinansyal ng city government. Sa ngayon kasi anya, kaya tiyate talaga na kukulangin ang una nilang nailang pondo na 250 million pesos na siya na lamang na maibibigay ng city government. Umaasa naman anya sila na magkakaroon din ng ayuda o tulong pinansyal na ipagkakalob naman ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD o National Government. Ang priority lamang anya nila sa ngayon ay yung mga nawala ng matitirahan, particular na ang mga partially at totally damaged ang mga kabahayan matapos na manalasa ng bagyong Odette. Samantala, maliban dito ay may mga relief goods naman anya pinamamaga o pinaminigay ang city government at ilang mga pribadong sektor at grupo dito sa lungsod ng Puerto Princesa na malaking tulong pa rin sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Balikan natin si Romy Luzares kaugnay sa natitirang pondo sa calamity fund ng provincial government, mahigit 30 milyon na lamang. Romy. DYPR Balita. Nasa 36.4 million pesos ang natitirang calamity fund ng provincial government. Ito ay ayon kay Provincial Information Officer Attorney Christian Cojamco matapos na magdeklara ang pamaraang panlalawigan ng state of calamity dahil nga sa bagyong Odette. Pero hindi naman nagtatapos sa 36.4 million pesos ang ilalabas na pondo ng pamaraang panlalawigan, lalo pa nga't napakaraming munisipyo at mga tao ang apektado sa norte ng Palawan. Ito mano ay panimula lamang ng tulong at pambili ng mga pang-ayuda sa mga naapektuhan. Ayon kay PM Cojamco, walang inilagay na saktong pondo ang pamahalang panlalawigan na itutulong, kundi nakabukas ito sa lahat ng mga pangangailangan hanggang sa matugunan ang kinakaharap na krisis sa norteng bahagi ng lalawigan ng Palawan. Sa pinakahuling impormasyon ng DYPR, umaabot sa halos 909 million ang posibleng ilabas na pondo base pa rin sa pakipag-ugnayan ng mga ito sa accounting office ng provincial government. Kung saan may mga natiraon mo ng pondo na hindi nagamit noon na maaaring magamit ngayong panahon na ng kalamidad, hindi dapat daw umasa ang pamahalang panlalawigan na sa mga tulong na naipapaabot, bagamat malaking bagay ito, pero kailangan kumilos ng provincial government na sila mismo ang gumawa ng paraan sa natitira nilang pera o sa calamity fund. Nagamit na rin kasi iba sa panahon naman ng pandemic kung kahit kung ano ang natira na pondo ay pagkakasyahin sa ngayon at gagamitin para maibigay na ayuda, particular na sa mga ospital ng Palawan na o ng provincial government sa norte ng Palawan na kailangan ng oxygen, pagkain ng mga staff at ng mga pasyente at iba pang mga gastusin upang putuloy-tuloy na makapagserbisyo sa kanilang mga residente. Romy Luzares para sa DYPR, una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa ibang balita pa. Isa sa 8 isla sa Kalayaan Island Group ang Barangay Pag-asa sa or Pag-asa Island na matinding tinamaan ng bagyong Odette. Makikita or sa video na ibinahagi ni Engineer Ronnie Arruera,
Makita kung gaano kalakas ang hangin na dala ng bagyong Odette at kung paano sinira ng Odette ang mga salamin ng evacuation center habang naandon ang mga residente. Pagkatapos ng bagyo, tumambad sa mga residente ang sira-sira nilang mga bahay, mga nabuwal at natumbang puno, mga government buildings at facilities sa Pag-asa Island. Malinis na tubig at mga gamit sa konstruksyon ang panawagan ngayon ng mga residente ng Pag-asa sa West Philippine Sea. Ayon kay LGU Kalayaan spokesperson Ariel Carlos, tinamaan kasi ng matinding hagupit ng bagyong Odette ang water filtration na ginagamit nila sa Pag-asa Island. Tanggal ang bubong, pader at sira-sira ang mga water filtration machine na ginagamit. Sa ngayon, nagpapakulo na lamang ang mga residente ng tubig para may mainom sila. Main na pangangailangan natin ngayon, malinis na tubig. Major problem, tinamaan po kasi yung ating water filtration. Mga pako, mga pang-build ulit ng mga gamit ng bahay. Kailangan din po natin ng mga supply para sa mga bata, katulad ng gatas. Kasi 16 kabataan ito yung nandito. Yun po yung mga pangangailangan. Tumulak na rin patungong Pag-asa Island kagabi ang mayor ng Kalayaan na si Mayor Robert Del Mundo kasama ang ibang personnel nito para magdala ng 100 container ng malinis na tubig at mga bigas at food packages at mga damit. Ayon pa kay Ariel Carlos, bagamat baka sa mukha ng mga residente ang lungkot dahil sa nangyari, pilit silang bumabangon at sinusubukan nila ngayong bumalik sa dati at iniipon daw nila ang mga gamit na pwede pang pakinabangan sa mga nasirang bahay para makapagtayo ulit sila ng kanilang mga tahanan. So far, sinusubukan nating bumalik sa dati. Iniipon natin yung mga gamit na pwede pang pakinabangan. Pero kung makikita mo talaga sa mukha ng mga kababayan natin sa Pag-asa, sa isla, talagang ayaw na halos nila kumilos kasi wala nang, nung makita nila after ng bagyo, halos wala ka na talaga mapapakinabangan. Lalo na sa mga residente, yung mga bahay nila talagang nilipad ang bubong, nilipad ang dingding. Ang natira na lamang yung mga ilang gamit nila. No? So far, tinatry natin na makuha pa at makapag-ipon ng mga gamit para makapagtayo sila ulit ng mga bahay nila. Ang tinig ni LGU Kalayaan spokesperson Ariel Carlos. GYPR Balita. 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. GYPR Balita Tanghali. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Cebu in Negros Occidental. Ang profiteering natatabo kung ang isarang kaministira na ibaligya sa presyong mas mataas na ng matud nga balor sigon sa Price Act.
Sa kaso Guanda di may ebidensya profiteering kung ang produkto ititinda nga 10% ng dugang kaysa sa presyo ang aglibas nga bulan. Insistabiyete ang DTI ngay paglamang mga kasong dya sandang hotline na 1-384 o 0917-831-4330. Ara pa barita sa mga presyo ang mga barakalin sa ibang lugar nga piktado ang bagyong Odette. Pero ang Price Act agad tuguti automatic price freeze sa mga piling lugar, labi rin dengad sa mga indeklara ng state of calamity. May mga munisipyo ron nagdeklara in state of calamity, pero ang Malacanang arap kapapalwa andang desisyon. Ang pagdeklara in state of calamity ang gobyernong nasyonal magatugot na magamiti utang of 500 million pesos ang nasyon aling sa World Bank. Agkon si Presidente Duterte ang gobyerno na rekwarta tingad nga naubos dun sa COVID-19 pandemya. Makunang World Bank ang isarang bulan ang saka nasyon kabubulo si kwarta kung magdeklara sa state of calamity nga resulta isarang natural catastrophe tulad ang bagyo o state of public health emergency tulad ang pandemya. Nanette Pidiapo Trampe para sa DYPR, baritang kuyunon ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. DYPR Balita. Matamang salamat Miss Nanette Pidiapo Trampe. Sa ibang balita pa, pamalang panlalawigan dismayado sa Palawan Coast Guard District Commander. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Inis ang sanggo ng panlalawigan maging ang pamalang panlalawigan sa ipinakitang hindi magandang ugali ng District Commander ng Philippine Coast Guard sa Palawan matapos na hindi nito isakay ang mga tauhan ng PDRRMO o lahat ng mga tauhan sa ng pamahalang panlalawigan na sasama sana sa relief operations patungo ng Araceli dahil mas pinili ng Philippine Coast Guard Commander na panay mga relief goods ang ikarga at walang mga tao kung kahit nagulat ang maito kung bakit hindi isinama gayong wala namang mamimigay ng relief goods kung wala ang mga tauhan ito. Dahil sa nangyari ay nagpa-naiparitang na ng pamahalang panlalawigan na sa national government ang ginawa ng District Commander ng Philippine Coast Guard. At ayon sa kanila, dapat na managot o kaya ay sumagot din ang District Commander sa provincial government. Kahapon sa meeting ng EOC ay ipinanukala na ipatawag ito para sumagot sa naging desisyon ito para hindi isakay ang mga tauhan ng provincial government patungo ng Araceli at Rojas, Palawan, kung kaya't napilitan silang mag-arkila o manghiram ng bangka para masakyan ng mga tao na susunod na lamang sa relief goods na ipinagdala. Ayon kay Provincial Information Officer Attorney Christian Cuamco, maging ang matauhan niya sana na magtatayo ng radio communication sa Araceli ay hindi rin pinasakay kaya't laking gulat at inis ng maito na sa nangyari kung kaya't natagalan bago nakapag-establish ng contact ang provincial government sa bayan ng Araceli. Matapos nito ay hindi lamang itong si PIO Cuamco ang nagparating ng kanyang pagkadismaya. Maging si First District Board Member Juan Antonio Alvarez ay nainis din dahil nga sa pakiusap nito na pasakayin yung mga tauhan ng provincial government at dahil sa walang silang nagawa ay nagpahayag na lamang ito ng pagkadismaya kahapon. At maging ang PSWD officer nga ay pinagsabihan pa matauhan ng Coast Guard na sa EOC na kung kaya ba nilang i-handle ang damdamin ng mga tao na dapat ang gumagawa ng therapy ang mga taga-social worker na hindi pinasakay. Pero wala namang ibang maisagot ang tauhan ng Coast Guard na sa meeting kundi utos ng kanilang commander na hindi pasakayin na ang mga tauhan ng provincial government na sana'y kasama sa mga relief goods na patungo ng bayan na Araceli, Rojas at ng San Vicente. Ramel Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenya. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Alamin natin ang update sa Paleco. Kung ilang porsyento na ba ng lungsod ang naibalik ang serbisyo ng kuryente mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Tuloy-tuloy ang power restoration na ginagawa ng Palawan Electric Cooperative o Paleco sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ayon kay
Paleco acting general manager Edgar Villara sa kasalukuyan ay nasa 62% na naibabalik nila ang serbisyo ng kuryente sa lungsod ng Puerto Princesa, habang nasa 67% naman sa lalawigan ng Palawan. Sinabi nito na bagamat may mga dumating na mga lineman dito sa lalawigan ng Palawan na tumutulong sa Paleco sa pagbabalik ng serbisyo ng kuryente, ay pahirapan pa rin anya ang ginagawa ng power restoration dahil na rin sa hirap sa pagbiyahe. Maliban kasi sa kailangan pang magsagwa ng clearing operation sa mga kalsada, ay may mga tulay rin at mga kalsadang nasira ng bagyong Odette. Maliban dito, napakaraming poste rin anya ng Paleco ang nagbagsakan dahil sa paghagupit ng nagdaang bagyo. Dahil dito, tinatayaan niya nila sa Paleco na sa Enero o Pebrero pa ng susunod na taon ay inaasahang maibabalik sa normal ang serbisyo ng Paleco o mapapailawan ang buong lalawigan ng Palawan. Particular na anya dito ang mga nasa malalayong munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Sinabi pa ni Villar na kung sila ang tatanungin, ay ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Yung 10 buwan o 10 araw na kanilang target para magsimula na maibalik ang linya ng kuryente sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan, ay maaga nila nga naibalik ito man nakarang araw. Samantalang nararanasan naman anya ngayon na patay sindi na... Ang tanghali, may balita pa sa aming pagbabalik. BYPR Balita Tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calyana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo gift surprise delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. BYPR Balita Tanghali. 2 minuto makalipas ang alas 12, mga teaching at non-teaching personnel sa ilalim ng DepEd Palawan na apektado ng bagyo makakatanggap ng tulong pinansyal. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. BYPR Balita. Magmumula sa mga division, schools division ng Limaropa Region, ang tulong na pinansyal na ipapamahagi naman sa mga na-teaching at non-teaching sa ilalim ng Department of Education Palawan na hinagupit ni Bagyong Odette. At maliban dito ay maging ang central office ng Department of Education na ay nagtanong na rin umano sa schools division na ng DepEd Palawan sa pamamagitan ng acting superintendent ngayon na si Arnie, o itong acting superintendent ngayon ng DepEd Palawan, na at sabi nito ay magpapadala sila ng listahan na hinihingi ng central office para maibigay ang kinakailangan tulong na pinansyal. Inaasahan naman na sa Lunes darating ang pinansyal na tulong para doon sa mga empleyado at guro sa ilalim ng DepEd Palawan mula sa mga schools division ng Limaropa Region. At inaasahan ito na maiipon din nila ang kabuuang bilang na apektado ng mga guro sa mga munisipyo bukas ng hapon at ipapadala sa central office ng Department of Education na Palawan. Romy Luzares para sa Dulot Pera, una sa puso ng mga Palawan niya. BYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares, at tulong para sa Palawan. Dagsana ang detalye ng balita mula kay Joel Contribida.
TYPR Balita. Yes, Ruth, nagsaan na nga ngayon sa online ang sari-saring mga fundraising at paghahanap ng kung ano paraan ng pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Palawan. Sabi nga nila, Palawan needs help at Bangon Palawan ang ilan sa mga hashtag na kumakalat ngayon sa social media. Pakana ng iba't ibang mga samahan, grupo at iba't ibang mga organisasyon dito sa Palawan at sa labas ng Palawan. Maging ilang artista ay nag-donate na nakikita ko sa mga post. Isa sa mga unang tumulong na artista na nakita natin ay si Ann Curtis at nagpadala siya ng tulong sa Philippine Air Force na dalhin dito yung mga relief packs, so food packs na kanyang ipinadala. Ilan din sa mga artist ng El Nido ang magsasagawa ng isang online concert, nagsani puwersa yung mga artist, mga music artist doon at magsasagawa po kami mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi. Pwede niyo pong ihatid yan dito anumang oras sa mga nabanggit na bukas po kami, okay? Para sa DYPR, Joy Contribute ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Joel Contrevida, at muli po at kami dito sa DYPR at DWIC ay tumatanggap ng donations in kind, in cash. Ayan, at lahat po ng tulong nyo na yan ay idodokumento namin para makita nyo na hinatid namin sa mga mangangailangan. Yan. Kapag may pinadala po kayo at sa araw ng Pasko, namin po ihahatid yan para may kasama naman sila sa pag-celebrate ng Pasko. Yan, i-drop nyo lang po dito sa DWIZ Station sa May Asturias Hotel. At yan na pong kabuuan ng mabalitang aming nakalap ngayong Huwebes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Happy viewing at listening kay Chef Jim Jim Pe at kay Sharon Roldan dyan sa Hong Kong. Magandang tanghali din kay Miss Andrea Capia at kaya Teacher Dance Aldrin Ajon. Dalawang araw bago ang Pasko. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Inyong napakinggan ang TYPR Balita. Noon at ngayon, TYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa TWIZ 94.3 Palawan.